sa RH Bill. Sabi sa Biblia, humayo kayo at magpakarami. Ang kautosang ito talagang sinunod ni Lola Ninay Reformado dahil may 93 mga apo mula sa kanyang 9 na anak. Ngayong gabi, kilalanin natin ang masayang pamilya at alamin sekreto sa buhay ng Super Lola ng Cavite. Narito ang aming special report. Dito sa Bacoor, Cavite, masaya kaming sinalubong ni Lola Tinay. 92 taong gulang na si Lola at bagamat byuda na, hindi siya kailanman mawawalan ng kasama. Dahil sa buong compound na ito, kapiling niya ang kanyang 9 na anak at 93 mga apo. Ilang taon mo kayo ng mag-asawa? 23. Si Mister ilang taon? 30. Ay pinangarap po ba niyo na magkaroon ng 9 na anak? Hindi po. Hindi po? Ay ba't kayo umabot sa 9? Ewan ko po. 4 na lalaki at 5 babae ang naging anak ni Lola Tinay. At kahit grade 3 lang ang natapos ni Lola Tinay, napagtapos naman niya ang lahat ng kanyang anak. Ang baon nila at ang pera. Sa isang araw po? Opo. Hindi kayo hindi lang mo mabibili na po. Oo. Oh. At saka sila po kung pumasok. Namimimit pa sila muna. Kaya pagkakahuli, uuwi sa akin. Ititinda ko ng mga pagkatapos. Bago pa sila pumasok. So sa madaling salita po, yung mga anak ninyo ay... Lumaki sila sa hirap. Simulat sa Paul Iglesia ni Cristo na ang buong pamilya ni Lola Tinay. Ang mga aral ng kanyang simbahan ay may malaking tulong sa pagdidisiplina ng kanyang mga anak. Yung siyam na anak ko, halos na magkilalaki na sila, puro mga awit. Singer? Opo. Kaya, nakuhay? Opo. Nung malam po, nung iyan ay lumaki na, naging kuha ni KRD. Minister? Hindi po, yung escort. Ah, escort. Kaya po ako walang problema sa mga anak ko. Disiplinado? Opo. O paano ba kayo dinisiplina ho ng inyong mga magulang? Lagi po ang mga. Paano kayo pinapalo? Tinatali. Eh, mission eh. Binibitin ako ng tatay ko. Pati wari ko? Tatlong beses nang tinanghal na may pinakamaraming apo dito sa Pilipinas si Lola Tinay. Una noong 2005, pangalawa noong 2009, at ang pinakahuli noong 2010. Aling Tinay, kasi ang magpalaki ho ng 9 na anak ay hindi biro, di ho ba? Opo. Anong may papayo ho ninyo ngayon? Bayang ay papayo ko sa kanila. Ang unang-una, nasa magulang. Ang pagpapalaki? Ang pagpapalaki. Basta sumunod sila sa ipinag-uutos ko at hindi sila mapapasama. 45 taon na ang pinakamatandang apo ni Lola Tinay. At ang pang-siyam na po at tatlo niyang apo, ang apo niya sa talampakan ay 4 na buwan pa lamang. Eh, yun ho bang 9 na po at tatlong apo ay alam niyo mga pangalan? Hindi na po. Hindi na? Hindi na ho ninyo matandaan? At sino na natatandaan niyo yung mga... Hindi, yung aking 9 na anak. At talaga sa apo, hindi niyo matandaan? Ang apo, nakikilala ko sila, medyo... Yung ilan? Lahat ng mga anak ni Lola Tinay, hindi na lumayo pa at sa tabi na niya nagtayo ng sari-sarili nilang bahay. Yan po ang gusto ng akin yung matanda. Na ayaw niya na mahiwalay ang kanyang mga anak. Kaya pag nag-asawa, igagawa niya agad ng bahay. Kung tutusin, malakas pa si Lola Tinay kumpara sa iba niyang kaedad. Maliban sa high blood at trauma, wala nang ibang sakit si Aling Tinay. Nakakalakad pa siya at paminsan-misay, kumakarga pa rin ng apo. At ang sekreto mo niya, bukod sa pagkain ng masustansya, ay ang pagmamahal ng napakarami niyang apo. Lapitin din nyo siya ng mga politiko. Panganay po sa 9 na magkapatid si Lola Tinay, 6 sa kanila ay namatay na at ang 2 ay mahigit 70 na ang mga edad. Sa kanilang magkakapatid, tangi si Lola Tinay lamang ang may napakaraming anak at apo.
At bayan, kung namangha kayo sa dami ng apo ni Lola Tinay, abangan niyo bukas, may tumalo na po sa pwesto.